And ayan, welcome back na naman to my channel. And for today's video nga, as you can see naman, meron tayong mga parcel na dumating. And sa video na ito is mag-unbox tayo. And don't worry kasi lahat ng unbox ko mga product ngayon, isasabihin ko kung magkano yung price at ilalagay ko yung link nila sa ating description below para if sakaling gusto nyo rin tingnan o gusto nyo rin bumili, is mabilis siyang mahanap sa Shopee. And before that is i-flex nga muna natin sina Christian Canoy, Cyrus Esil, Silvana Fights, Pong Chilis, at Jovit Tose. And ito nga pala yung dalawang product na matagal ko nang nabuksan. And tinetest ko pa rin sila hanggang ngayon kung talagang okay nga ba talagang kanilang quality. And soon is mag-upload na rin ako ng full review nitong dalawang product na ito, which is itong 30,000 mAh power bank galing sa Jaguar na binili ko, hindi ito sponsored. At ito naman na smartwatch galing sa Coolme. And ngayon is isunod ko naman itong medyo malaki, which is damit yata ito. And dito nga pala is wala na siyang price kasi nga ito is binayadan ko na through Shopee Pay. So bali yung laman niya is apat na polo shorts. Itong kaki ang size niya is 2XL, ayan. And then ito namang light gray is 2XL din. And then ito namang large na dark gray. Hindi ko alam kung dark gray ba talagang kulay ito, pero marang navy blue na siya or maitim. Basta sobrang na yung pagka-dark niya. Kaya medyo kinabahan ako, kala ko mali yung kulay. Ang size niya is large. And ito namang beige naman is large, which is sa akin. So bali itong large na dalawa. So ito yung sa akin at ito namang 2XL, isa classic of order lang. Try ko namang buksan to lahat at itatry ko kung talagang okay yung size nila at kung talaga mag-fit naman sa akin. Bulan ko dito sa dark gray daw. So ayan, medyo navy blue yata yung kulay niya, hindi siya dark gray. So ayan, ang size ito is large pero parang medyo malaki ng konti sa akin. So try ko na din. And ito na nga yung una kong nabuksan, ayan, hindi talaga siya dark gray, kundi navy blue yung kanyang kulay. Sakto-sakto naman yung size niya na large para sa akin, and yun nga lang, parang nabukha akong matanda dito sa kulay niya, ayan. And yung kanyang namang nagkatahi dito is hindi rin maganda, ayan, hindi siya pantay. Pero so far, okay naman yung kanyang tela, sakto naman yung kanyang kapal, hindi siya gaanang mabanas. And then try ko naman tong beige na kulay. Ayan. Ito parang mas maganda yung kulay niya kaso parang pang matanda pa din. And ito naman yung beige, ayan, medyo maluwang lang yung kanyang color. Parang hirap niya pantayin. And parang nabukha naman ako dito ang konsihal sa suot ko na to. And dito naman sa part na to is medyo fit siya ng konti. Ayan, ito naman, kusta kanina medyo maluwang, dito naman is medyo nag-fit. And same naman dito sa kabila, kaya okay lang. So ayan, ito lang color niya, medyo hindi siya maganda. Siguro ayusin lang to ng tupi. Okay din. So yan, ang size ito is large. And ang price nga pala ng bawat shirt na nabili ko is 258 pesos. So ilagay ko yung link dito sa ating description below para if ever na gusto nyo, kasi nga iba't iba naman tayo ng taste, is pwede nyo na rin i-check out at mabilis siyang mahanap sa Shopee. Then try ko naman itong 2XL na size, which is color light gray. So mas malaki ito ng konti sa akin kasi yung ito is large, ito naman is 2XL. Yan. Talagang sobra yung laki niya kumpara dito sa suot ko ngayon. And ito na siya ngayon, ayan. Sobrang laki niya sa akin kumpara dun sa suot ko kanina na large lang. And dito naman sa part na to is medyo malaki rin. Pero siguro magiging fit naman to kung yung may-ari na yung susuot ito kasi nga mas malaki naman siya sa akin. And itong kanyang color is medyo tabingi rin. So ito naman yung likod. Ayan. And the last, ito namang khaki na 2XL din. Siyempre for sure, sing laki din siya nitong suot ko ngayon. So tingin ko para mas maganda naman yung kulay nito. So ayan, ito na yung khaki. And halos wala naman siyang pinagkaiba dito sa color beige. So medyo mas matingkad na ng kulay or mas dark itong khaki. Ayan. So ayun, hindi ako ganong satisfied dito sa pagbili ko nitong mga damit na to. Kasi sa 4 na binili ko, mayroong isang maling kulay. Which is, dapat is dark gray. Pero yung dinala nila is itong navy blue. Which is ayaw ko naman kasi nga meron akong navy blue na kulay dito sa bahay. Pero so far okay naman yung quality ng damit, okay naman yung kapal ng tela at hindi naman siya gaano mabanas. So again, ang price nga pala nito bawat isa is 258. Ilalagay ko yung link natin sa description box below kung gusto nyo rin i-check out. Kaya next item naman tayo. So ito nga pala ang product nito is parang yung sponsored na product, which is yung strip light. So kung ito nga yung strip light, ang gagawin ko is ito kasi ilalagay sa kubo para mas maganda siyang tingnan sa gabi. So ito na nga, yan.
Medyo matagal ko na nga pala itong na-receive last week pa. Yun nga lang, nasa training kami sa PNTC sa Tansa Cavite, kaya hindi ko agad ito nabuksan. So ito yung kanyang laman. So ito yung kanyang charger. And then ito yung mismong strip light. Parang mahirap yata i-flabit ito. At parang medyo maikli din naman siya. Ito yung kanyang remote. Ayan, medyo malapad. Ayan. And ito naman is yung saksakan ng charger. So try ko muna bago ang lahat. Ito yung sa charger. Ayan. And ito namang kadugtong ay ikakabit dito. So yan, nilagay ko na. Pero sa ngayon, hindi ko muna siya bibigyan ng full review kasi mag-upload ako ng panibagong video, which is i-feature ko naman itong strip light ito para mas mahaba yung video at mas detalyado. And then dito naman. Tingnan natin kung ano naman ito kasi hindi ko na rin alam kung ano ba yung mga dumadating na parcels. So sobrang dami kasi ng mga na-order ko at saka sa mga ibang dumadating na products. Ayun. Circuit breaker guys para sa ating solar setup. Ayan. Ito is 10 ampere, 400 volts na solar circuit breaker or DC circuit breaker. Ayan. Kasi nga sa sarunod na video, mag-upload naman ako ng or i-assemble ko yung aking solar setup ito na solar panel at gagamitin natin lahat ng mga pinag-order ko. Ayan. Ito nga pala guys, circuit breaker, ang bili ko dito is 89 pesos sa Shopee ito. 89 pesos ang bili ko dito. Lalagay yung link na to sa ating description box below. So next product naman tayo. So ito. Actually nabuksan ko na siya. Yun nga lang, hindi ko talaga na-open lahat ng kanyang packaging. Kasi nga, mas maganda kung kita nyo rin habang nag-unbox ako. Siyempre kung meron tayong solar panel, may circuit breaker, meron din tayo dapat mga solar wires. Ito. And ito namang wire na ito. Ang size niya naman is 10 American gauge wire or 10 AWG or 4 millimeter. So nung in-order ko siya, bumili na agad ako ng isang set, isang 5 meter na kulay red at isang 5 meter na kulay itim, which is for positive at negative. And then sinamahan ko na rin siya ng mga MC4 connector. So itong 5 meter na red at 5 meter na black, tapos itong apat na MC4 connector, ang price nila ay 550 pesos. So itong isang set na to, 550 pesos, nabili ko rin siya sa Shopee. So lalagay ko rin yung link dito sa ating description box below kung gusto niyo yung i-check. And next is dito naman tayo sa maliit. So mamaya ang huling-huli syempre nating i-unbox is itong solar panel kasi medyo malaki. Ang totoo niya mas malaki pati sa lamesa na ginagamit namin ngayon eh. So ito naman is selfie stick, yung mga viral na tripod ngayon katulad dito. Ayan, nakisali na rin kasi ako sa trend kasi nga parang na-imagine ko na parang kailangan ko din ito. Ang price nga pala nito is 273, dalawa na siya. So kaya na lang mag-divide sa 2 para malaman natin yung price niya bawat isa. So ayan, dalawa. So try natin magbukas ng isa. Actually may variant nito na mas mura, yun nga lang wala siyang ilaw. Ito mas mahal siya ng konti kasi nga ang pinili ko yung may kasamang LED light para hindi na ako gumamit ng ring light. So mayroon siyang kasamang micro USB charging cord. Yan. Ito yung kanyang phone holder. Yan. Tapos ito yung kanyang ilaw. So ito pala yung kanyang battery. Ayan. Yan. Tapos ibalik lang ulit natin. Ito nga pala is Bluetooth shutter na. Ayan. So connect mo lang siya sa cellphone mo through Bluetooth para hindi mo na kailangan pampindutin yung cellphone mo para mag-capture. So ito na lang yung pipindutin natin. Yun nga lang, hindi ko alam kung para saan itong nilagay nilang micro USB charging cable kasi nga, as you can see naman, yung kanyang battery dito is anong tawag ito? Lithium battery yata ito na hindi siya rechargeable. So para saan pa yung kanyang charging cable kung wala naman itong kasamang charging port? Ay, ayun. Ito palang ilaw guys. Itong charging cable na micro USB is para dito sa micro USB charging port nitong ilaw. So try natin buhayin ito. Meron siyang buhayin dito. Ayun, nabuhay na siya. Yun nga lang, medyo mahina. And meron din nga palang palakasan yung kanyang ilaw. So tignan mo, tignan mo buhayin. Tagalan ng pindot. Pagka pindot, pindutin ito ng isa. Yan, lumakas na siya. Isa pa ulit. Yan, namatay na. So ayun lang. Then try ko naman dito sa aking iPhone 5. So yan. Okay na okay naman yung kanyang pagkabanat. Hindi siya gaanong sikip. Basta kanyang manual, pindutin ng 3 segundo. Hanggang sa umilaw.
So ayan, meron na siyang ilaw dun sa loob. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. And then, saka natin siya i-pair dito sa ating cellphone. Yun. Live P6 din, i-pair natin. Pair. So ayan, connected na. And napunta naman tayo sa camera. So ayan, try natin. Then, pindutin natin. So ayan guys, nag-capture na siya. Ang dali niya. Napakadali niya ang gamitin. So parang gumagana naman siya, and okay na okay naman siya. And then try ko naman itong habain. So ayun, kailangan mo siyang ibuka. Ayan. Ayun. So ayan, ganito lang siya kahaba. And ayan guys, yung kanyang itsura. So far, maganda naman siya, and pwede siyang gamitin sa pagbablog kahit na kapag nago online class. So ayan. In that case, mas maganda kung i-timer natin yung ating camera kasi nga hindi natin mapipindot yung kanyang camera shutter sa baba kapag malayo tayo. Ayan. And then, tapos na ako mag-unbox ng ibang mga products. And isunod naman natin itong malaking solar panel. So, ito nga palang solar panel na ito is 100 watts na 18 volts. Ang price niya naman is 2,429 pesos. Ayun. Eh, doon una nga pala guys, hindi saan na ito may deliver kasi medyo malaki. Hindi siya kayang i-deliver nung rider kasi nga motor lang yung kanyang gamit. So, tumawag siya sa akin eh, hindi doon siya may i-deliver. So, ang sabi ko, i-return na lang doon sa seller kasi nga hindi ko rin siya makukuha. Kasi kung ako yung kukuha, motor din lang yung gamit ko, which is hindi rin pwede kasi nga medyo malaki ito. Pero after one day, nagulat na lang ako kasi din-deliver din nila. Ayan, medyo marami siyang bubble wrap. Kaya medyo mahirap kan. Pero natural lang naman na marami siyang bubble wrap kasi nga solar panel ito at medyo delikado pagdating sa sheeting, baka mabasag. And sa loob niya is meron din siyang maliit na karton. Ganito ka kapal yung kanyang bubble wrap. Ayan. And then, ito na ang solar panel. And nakakagulat ka guys kasi meron na siyang kasamang wire at meron siyang kasamang MC4 connector. Kasi pagtingin ko kasi dun sa shop, sa description is wala daw siyang kasamang wire katulad nito. Pero, so kasi naman is meron siya kaya goods naman. So, ayan, nakalagay naman dito is 100 watts. 17 volts, 5 ampere. Ayan, ito na yung panel. Ayan. Medyo meron lang siyang konting tupi dito sa part na to, yung kanyang bakal. Pero so far, yung kanyang solar panel naman, yung kanyang glass, is walang basag. Ayan. And then sa likod niya naman, ayan. So ito lang yung nagkaroon ng konting dents. Pero sa tingin ko naman is hindi naman siya dahil sa shipping. Siguro is talagang factory na siya doon sa pinagbilhan ko. Kasi hindi naman siya basta-basta mayuyupi. Ayan. And dito sa loob is meron na rin siyang bypass diode. Ayan. So as of now, hindi ko muna siya bibigyan ng kompletong review kasi nga hindi ko pa naman siya natitest. So sinabi ko naman lahat ng mga price ng bawat pinag-unbox ko ngayon and lahat ng links nila is ilalagay ko sa description box below para mas mabilis siyang mahanap kung gusto niyo rin siyang i-check out. So that's all muna for today's video and see you next on my next upload.